kaya yan. Manalig ka lang. Lamig! Magandang tanghali mga salts. Bali, andito tayo sa Sagada ngayon. Kaka-check out lang natin sa hotel na tinuluyan natin kagabi. Bali, kakain muna kami ng lunch ngayon dito sa isang Wow Cafe. So, ito yung part 2. Kung una mong napanood tong part 2, panoorin muna yung part 1 para mag-enjoy ka. Ito na yung isang Wow. Saan tayo magpa-party dito? Hanap tayo ng parking space. Ito. Ay, huwag natin tabihan to. Puro ADB pala to. Baka mamaya magpicture sila. Nakahalo yung Mio natin. Nakahiya naman. Puro ADB yung nakapark eh. Siyempre, respeto na din sa kanila. Ayan, dito tayo magpark. Baliktad na bahay. Wow, lagay ng sticker. Dito yung dito. Oh, chan meat with hot choco. Niyan. It's bangus. May balasadong itlog. Ano yan? Masarap. Isang Wow Cafe. Alright, tapos na kaming kumain. What the view. Alright, tapos na kaming kumain mga sarts. Punta naman tayo sa sunod na tutulugan natin sa Sagada Heritage Village. So, check-in namin doon ay 2 PM. Oras ngayon ay 1:30. So ayun nga, bali, ito na yung part 2. Ito na yung part 2 ng natin, Sagada Adventure Trip. So kung hindi nyo pa napanood yung part 1, mas nauna nyo napanood to, panoorin nyo muna yung part 1 para mas mag-enjoy kayo. Magmula sa take off, biyahe natin mula San Miguel, Bulacan hanggang dito. Napaka-solid. Ang sarap dito mag-motor kahit gantong oras. Hindi ka anong mainit. Malamig yung yung hangin na tumatama sa katawan natin. Yan, dito kami nag-check-in kagabi. Laluwit in. Tapos, dito yung papunta ng Malboro Hills. So, maganda kung doon kayo mag-check-in sa Laluwit in kung magma-Malboro Hills kayo tapos Blue Soil. Kasi sa likod lang niya yung jump off. So, andun din yung mga tour guide. May pag-usap lang kayo sa tour guide kung ano ang oras yung nyo alis nyo dyan, yung lakad nyo. Siguro ang trekking nya is kung tuloy-tuloy yung pacing nyo, bale mga 45 to 1 hour minutes hanggang magmula dyan hanggang dun sa Malboro Hills. Tapos pag Malboro Hills to Blue Soil naman mga 1 hour and 45 minutes to 2 hours. Kasi medyo mabato din yung daanan mo. Kailangan mo rin magdahan-dahan kahit na medyo pababa. Sa papuntang Malboro Hills lang naman ang mahirap kasi paakyat talaga dun. So pag nasa Malboro Hills ka na, sisiyo na lang yung papuntang Blue Soil. Tapos Blue Soil to pick up points sa Suya yata yun. Mga 30 minutes. Basta pag pupunta kayo dito sa Sagada, pupunta muna kayo sa tourist office. Mag-ano kayo, papa-register, tapos magbabayad kayo ng 100 pesos per box. Tapos bibigyan nila kayo ng leaflets, mga tourist guide,
kung mga contact number tsaka mga tourist spot na pinupuntahan dito. Usually kasi pag dito sa Sagada, yung mga magagandang spot dito by trekking, kailangan mo talaga lakarin, hindi yung mapupuntahan mo gamit ang motor or four wheels. Kailangan mo talaga lakarin. Kaya kailangan mo rin ng tour guide. So ayun, pagbigay sa'yo ng leaflets ng sa tourist office, nandun yung mga price, mga presyo. Kailangan nyo yun kasi pagpupunta kayo sa mga tourist destination, nahanapin sa inyo yung OR. Kung nakapagpa-register na kayo dito sa tourist office, tsaka nandun din yung mga price. So hindi kayo may scam kayo ng mga ibang tourist guide o mga tour guide. Kung iscamin man kayo, hindi kayo ma-scam kasi nandun yung price lahat. Iisa lang yung presyo nila dito pagdating sa mga tourist destination. Kayang-kaya mag-DIY dito sa Sagada. Basta mahalaga may accommodation. Makapagpabook ka lang para at least walang hassle, di ba? Dito na tayo, malapit tayo sa poblasyon ng Sagada. Yung town proper niya. Bali piyesta din pala dito ngayon. Nag-start siya ng February 1. So matatapos daw siya ng 4. Sabi dun sa tourist office. Kaya medyo crowded din yung tao dito. Alright, dito na tayo. Sagada Heritage Village. So ayan mga sirs, bali naka-check-in na kami dito sa Sagada Heritage Village. Bali couple hut yung kinuha namin, good for 2 people. So 1,800 siya for 1 nights. May sarili naman siyang CR dito at maayos naman yung kama niya. So pahipahinga muna kami ngayon mga sirs para may energy tayo mamaya sa pamamasyal. Alright mga sirs, naka-check-in na kami doon, Sagada Heritage Village. Tapos nakailip kami ng konti, mga ilang minutes din yan. So ito, birada naman, gala-gala na naman kami dito. So pupunta natin ngayon na yung Pogo Viewpoint. Sabi nila kaya daw ng scooter dun eh. So subukan natin. Malapit na tayong kumaliwa. Kung hanapin nyo, ito yung reference natin. Kung galing ngayon ng poblasyon, nandito yung Petron. Tapos ito, kakaliwa kayo, Pogo Viewpoint. Alright, Kiltipan, Pogo Viewpoint. Saan kaya mapunta? Dito siguro. Hindi natin dito. Diretso muna tayo dito. Ah, ito Pogo Viewpoint. Ayan oh, may araw. Bibira tayo dito. Kaya-kaya ng scooter to. Oops. Yeah. Alright, racing boy yung mags natin. Medyo may konting bingaw na din sa likuran. Pogo Viewpoint, turn right. Nako, masyadong matrik na yata ito ah. Yung ruso, hindi na bumabaw. Mukhang mahirap nga dito ah. Ano, baba ka? Gigi, kaya yan. Manalig ka lang. Pero dito, pabalik. Sigurado lalakad ka dito, mahal. Hindi kakayanin ng Mio dito. Ay, ito na. Camping nga dito, pwede nga mag-camping dito. Pwede mag-day tour, te? Magkano yung bayad sa entrance?
Kaya nauna na yung asawa ko, nasimula na siyang maglakad. Paglalakarin muna natin siya dito kasi mahirap talaga yung daanan. Ayan o. Kaya naman. Kaya. Pag hindi kaya, di baba ka. Andito. Mahirap dito yung sa ano eh. Yung pino yung lupa. Medyo matarik tapos pino yung lupa eh. Tingnan natin kung kakayanin ito. Mio Sporty. Bira. All right. Woo! Oh, di ba? Yung mga big bike nahirapan dito eh. Kasi mabigat yung motor nila. Kaya umahon pero mabigat yung motor nila, pero Mio kayang-kaya. Alright. Konting rough road na lang yung pagtitiisan natin. Alright, pagkas muna tayo dito. Uy, sarado na. Bilis naman magsarado nitong petron na to. Alright. Bale ito, may isa pa kami pupuntahan. Siguro magkakape lang kami dun. Kape yata yung ano dun eh. Sa ano, Sagada Celyardor. Yun yata yun, Sagada Celyardor. Alright. Parang maganda rin yung ambience dun eh, puro pine tree din. Magkakape lang tayo. Kasi maaga pa naman para mag-dinner eh. Tingnan natin kung anong itsura ng mapupuntahan natin. Alright. Oh, sarap ng araw sa malamig na lugar. Ay, yung ano, pottery. Ayan, oh. Sagada pottery. Dito lang pala yun. Kalapit lang. Ayan, oh. Sagada Celyardor. Another rough road. Alright. Ayun naman pala, may sementado naman pala dito. Oops, oops. O kaya meron dito na ano, menu. Celyardor, kumain lang kami doon, konting ano, merienda. Kala namin may kape, walang kape. So, ang gagawin naman natin ngayon ay maghanap ng gasolinahan para full tank kasi bukas maaga na tayong aalis. Mga alas 6 siguro. Ibera na tayo. Halsema Road yung dadaanan natin. Ay, Halsema Highway. Alright, nakapagpagas na tayo. Another full tank. Matalik yung akyatin natin ngayon. Pabalik. Alright, Sagada Bro na tayo.
Park lang kami dito sa likod niya. Ayan, sagada bro. Colorado. Ano yan? Rose beef. Rose beef. Ulam lang yung pinagkaiba eh. Parehas lang ng dishes. Alright, tapos na kami sa Sagada bro. Mag-dinner. Ah, doon na tayo mag-park. Ayos. Dito tayo mag-park. Para malapit lang. Alright, dito na kami sa Sagada Heritage Village. Pahinga na muna ngayon. Charge ko rin yung mga battery ng GoPro. Para bukas. Maganda na naman yung mga biyahe natin. Alright, check out na kami. Lamig. Nakakawa ko. Good morning mga sards. Naka-check out na po kami sa Sagada Heritage Village. At sobrang lamig. O, kanina pa rin ako gising mga alas 5. Ang hirap lang bumangon kasi inaantok pa talaga ako. Paano kasi anong oras na tumigil mag-inom yung katabi dun sa namin, katabing nipahat namin. 11:30. Pinipilit kong matulog. Wala na, bumangon na lang ako. Umihi, tapos initingnan ko. Ano pa rin nagiinom. Wala naman ng video okay. Kaso malakas masyado yung kwentuhan nila. Hanggang 12:30. Mga 12:30 na siguro ako nakatulog. 12:30 na madaling araw. Okay lang sana mag-inom eh. Kaso umabot na sila ng top hour eh. Wala namang problema lumagpas ng top hour kung mag-iinom. Basta hindi lang ganong maingay. Hindi na kayo nakakaperwisyo sa kalapit nyo. Pero ganun talaga. Kailangan makibagay, makisama. Tsaka ang hirap din. Hindi ka rin makasiyar kasi wala rin tubig yung bidet. May tubig naman yung gripo kaso wala namang timba at tabo. Lamig. Nakakape muna tayo dito. Good morning po. Good morning. Kape muna, malamig. Sabangan Mountain Province. Here's the view deck. All right. Dito mapuntang Sagada. Ayan dito. Diyan naman yung Alsema Highway yan. Diyan tayo dadaan ngayon. Anong oras kaya tayo makakauwi? So ayun nga mga sards, tapos na kami magkape dun sa Somsomya Cafe. Kung makikita nyo pagka galing kayo ng Sagada, yung tulay na paliko, pag tawid nyo ng tulay, yung may crossing kayo dun, yung pag kumanang ka papuntang Cervantes sa Besang Pass, tapos pag kumaliwa ka dito pa Halsema Highway. So yung parang likuan dun na parang the loop, may kapihan dun. Magmula dito babiyahe tayo ng 62 kilometer, 2 oras ang niya time travel hanggang sa new highest point sa Tinok, Ifugao. Bibirahin natin yan. Pagkatapos natin doon, balik tayo ng Halsema Highway, tapos madadaanan natin yung second highest point sa Atok Benguet naman yun.
Eh, diretso lang, diretso lang. Sigurado, gabi na tayo makakauwi nito. Kumanan, Mankayan, Baguio City, diretso. Bale, dito na pala tayo sa Abatan. Abatan. Ito, kaliwa tayo dito. Alright, ito, kaliwa na tayo dito, paakyat. Dito sa Kiangan Tinok Road. Pag dumiretso ka dito pa baba. Ano, Sebang, Katlubong, Highest Point, Tinok. Pag kumanan ka, sa kabayanan ng Bugyas. Highest Point, alright. Puro paahon, ano. Birada, Mius 40. Gaapang sa bitching ko yung takbo ng motor ko, ah. Oh. Ito, mahirap to, eh. Full throttle na ako. Wala nang kayang ibuga. Kung nakita niyo yung bundok na mataas na yun, oh. Yan, oh. Parang feeling ko dyan yung ano, eh. Dyan sa baba niyan yung highest point. Magapang na naman siya sa 20, oh. Okay lang yan, kaya mo yan. Overtigan lang tayo ng Rusi, oh. Gagong yan. Yan na yata yung Mount Bulag, eh. Yan, oh. Yung ano na yan. Nagpapags na yan. Yung lamig, pumapasok na rin sa gloves ko. Patas ng patas. Yan, oh. Tapos kakaliwa na naman dun. Holy shit. Nasa ulap na, ayan o. Hala. Humina na yung motor ko. Bumababa ng 20 yung takbo natin. Ayan o yung taas o. Ayan o. Damo yung ulap, gumaganda na sa taas ng bundok. Oh, mas mataas pa doon, hala. Ewan ko na lang kung kakayanin pa nito. Kaya mo yan, tigil lang. Survive ka! Woo! Ayan, oh, yung bike ko. Okay, salita ka dyan. Para ano ka, makaahon ka din. Pares tayo. Wala! Woo! Tangki na! Habang pinagkagawa ako sa motor ko. Grabing yan! Ayan, oh! Oh, malo! Nasa ulap na. Kuwago na yung ulap. Grabe naman to, men. 2.8 kilometer. Malapit na tayo. Grabe, napaka-challenging nito. Oh, ito na, oh. Wala. Wala na, puro ulap na yung nakikita natin. Eh, labig na din talaga. Eh. Ayun, oh. Puh, isang alaw.
Ay hindi, iba pala yan. Pakanan pala yan. Pero parang mas mataas to ha. Ano kaya itong daan na to, yun o. Huwag na natin puntahan yan. Next time na yan, magkaano na. Condition na ulit yung motor natin. Grabe naman to. Last 1.5 kilometer, mukhang titirik na yung motor ko. Ayan o, sinisigsag ko na lang siya para makaya niya. Takbo siya ng ano, G's. O ano, hindi. O mga 15 yan. Medyo nagbabibrate na din. Pero kinaya pa naman, ayan o. Walas, 1.4 kilometer. Lamig na talaga. Sobra. Pero kung wala akong backride, kayang-kaya to. Ang lamig! Kahit may bilad sa araw, lamig pa rin. Grabe. Ang lamig na. Nakadoble pa ako ng jacket niyan. Pero tumatagos pa din. Hindi. Oh, ito na yung highest point. Naku, ang daming tao. Halos karamihan sa kanya, naka big bike ah. Ako lang yung naka Mio. Lahat naka big bike. Putik na yan. Alright, motorcycle at new highest point. Nakawagin natin ang mga legendary. New ultimate unlock, motorcycles. Alright, take off na ulit tayo dito sa new highest point. Ito na. Pumunta na tayo ng Halsema Highway. Alright. Saan ba dito? Bakit dalawa yung pakakaliwaan mo dito? Ah, ito. Yun nandito. Manyakan. Maputang Manyakan siguro yan. Manyakan Benguet. 32 kilometers. Nasa second highest point naman tayo. Ng Atok. Atok Benguet. Alright. O, tara. Dire-diretso lang. Lami na tayo. Second highest point. Tapos Baguio, then baba ng ano, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, at San Miguel Bulacan. Alright. Hindi laki na beran. May dahanan pa ng buo-buo. Eh, ayun yung motor. Ah, grabe niya. Wala sa yan. May barricade ano. Ang ganda rin dito sa kaliwa oh. Oh. Nasa second highest point tayo. Ayan yung mountain bike oh. Ayan. Malapit na tayo. Ang dami din yung nakamotor. Ang dami din riders. Riders is everywhere. Ito. May strawberry. Alright, take off na ulit kami dito sa second highest point.
Bahay naman tayo, pupuntang Baguio. Baguio City, doon na rin kami kakain. Siguro magmula dito sa second highest point, babiyahe tayo ng 52 km hanggang Baguio City. So abot siya ng mga 1 hour and 42 minutes. Ang oras ngayon ay 1:18 ng hapon. So sakto lang ng mga 3 PM tayo dadating ng Baguio City. Welcome to Baguio City. Alright. Katapos lang namin kumain dito sa Shakey's. Dito pa rin kami sa Baguio. Birada na ulit. Pauwi ng San Miguel, Bulacan. Alright. Bali, meron pa tayong 191 km. 4 hours and 53 minutes sa biyahe. Alright, malapit na tayong makababa dito sa Cannon Road. Ano na lang. Napakalupit. Laki din ng ilog, oh. Dito na, kanto na ng La Union. Yan. Godspeed. Pangasinan na to. Yan, La Union na yung nasa likuran yan. Alright. San Miguel na tayo. Ayan. Ito yung Arpa ng Gapan. Alright, malapit na tayo kumaliwa dito sa Camias, Cebul. Alright, 9 km na lang. Andun na tayo sa bahay. So dito na rin siguro ako magpapaalam. Dito na tayo magtatapos-tapos. So ito na yung dito na matatapos yung part 2 ng Sagada Adventure Ride natin. Kung nakaabot ka man sa part ng video na to, maraming salamat. At comment down below kung tagasan ka, para malaman na rin kung saan nakaabot yung video natin. So another achievement unlocked, yung new highest point at second highest point. Mio Salty o Mio Sporty gamit natin, kaya. So ayun lang, maraming salamat kung hanggang dito pinapanood mo pa to. Paalam na ako sa inyo. So, kung nagustuhan nyo mo yung video, pa-like na lang, comment, at subscribe. Then, kung bago ka sa channel natin, push the notification bell button para updated kayo pa nag-upload tayo ng mga bagong videos. So, ayun na lang mga stars. At makapahinga na tayo. Yun lang, maraming salamat mga stars. Another signing off. Alright.